Wars TV. Wow. So tingnan natin, hintayin lang natin mga kapatid. Ito na, nagbabakbakan na sila. Na-drone na, no? Nag-hotbot agad. Nag-critical, 198! Wow! Ang sakit! Isang binato lang, hindi na makakapag-steal. So makakapag-save siya ng energy. Pwede siyang mag pwede siyang mag-aqua stack. Oo, pwede siyang mag pwede siyang magano dito, mag-aqua stack. 'Di ba? Dahil nga ina-anticipate niya or else, pwede siyang mag-brick wall dahil ready na yung beast ni pwede niya sigurong pwede niyang magiging play yung kumbaga fake watering stack kasi meron siyang extra. Pero most likely kasi ang atake yung beast, which is nakikita natin ngayon, no? Oo. No, pareha baka silang gagalaw yung aqua. Pareha silang nag-aano na, nagbabakbakan sa beast. Pinagamit na nila. Basagan ng tank ang nangyayari. Three cards over yung ginawa ni Mark. Sinigurado niya na Brad kaysa naman mauna sa mamaya. Kaysa mauna sa okay nang sumobra kaysa. Uy, nag-crit! Bumawi yung crit, brother! Bumawi yung crit 2v2. Eto na nga. Uy, medyo tight spot yung beast ni Mark dito, ha? Oo. Two energy, walang oy, not enough shield to defend the beast. Wala na, alam ni Mark dito na ano, alam ni Mark dito na patay na yung kanyang ano, patay na kanya yung mid lane niya. Dahil yung aqua hindi pa tumitira eh. So magigain muna ng energy. Tapos biberahin niya tong ano, itong mid lane. Maganda beast din yung execution na ginawa ni Mark, ha. Oo. Pero in favor of Saint Delicate. Uy, nag-crit na naman. Nag-crit na naman, brother. At na-steal niya yung energy, avoiding St. Delicate na mag-create ng additional damage para dun sa beast niya. Pero hindi makakapag-save ng energy dito. May advantage dito si St. Delicate kasi may 2 range cards yung beast niya. Oo. Hindi magiging effective yung bulkwark na return damage to melee axis lang. Eto, magde-defend lang na magde-defend. May ipin dito si Mark. Mukhang nasa tight spot si Mark dito. Kailangan niya maging passive play dito. Nasa masikip na tight spot nga talaga. Oo, si Mark. Oo, napakasikip nun, brother. Nasa masikip na, tight pa. Binabasag lang siya ng ano, ng beast. Maglalastan, sabi na, maglalastan. Pa, three. Wala sang choice doon. Magpapas lang na magpapas yan. Pwede maging defensive dito si Mark. Pero gumamit siya ng bulwark na babalik. Babalik yan kay St. Belikin, makakapag-create ba ng damage o mababasag lang yung shield? Nakapag-create ng damage which is 52, naagaw na energy, walang maagaw na energy, 8 HP, kaya mo bang mag-survive? Kaya mo bang mag-survive? I highly doubt, Cooks, kasi Shoal Star yan eh. Shoal Star, 137 damage. Damage. Well played. Why? Okay, nagbo-burst agad si Mystic. Ayan na. Eto na nga. Bawas agad yung HP ng tank sa round 1. Kaso maka-cancel out yung ano, Cooks? Yung fear. Dahil dun sa double ano? Sa double leap bug. Yes. Pero okay lang, parang ang goal lang dito ni Hygel X eh makapag-create ng damage. Dahil tingnan mo inflict naman, damage. Meron pa siyang pumpkin. Mukhang hindi magagalusan dito yung tank na naman ni Hygel X. So ito no na other way to play this for Mystic but to skip this round. Correct. Pero mapapatay na ni Hygel X yung tank ni Mystic. Oh. And no? Yeah, he paid the price. At makakapag-card draw siya ulit ng hotbot. Pero na at the advantage na to for Mystic kasi mas marami na siyang cards. He's got more cards and more energy and he can easily take out the tank which used a pumpkin earlier, di ba? Oo, with 5 energy, enough na yan para makapag-create ng damage. Tapos yung mid lane mo, ang daming cards. It's either you become defensive or offensive. Nasa sa'yo yan. Dahil mauuna yung kanyang, make ni Hygel X eh. Oo, pero Cooks, pag gagamit siya ng bone sail dito, makakapag-card draw siya. So, makakapag-card draw nga. Kahit mauna pa yung mech ni Hygel X, may benefit pa rin for Mystic. Oo, so ito na nga, no? Nag-gain lang siya ng okay energy with 3 cards. So tingnan as natin if parang nababakasan nila yung mga galaw na. Okay, so inalis ni Hygel X yung hair dagger kasi pa ina-anticipate niya siguro yung bone sail, Cooks. Mm-hmm, dahil para makapag-card draw pero tingnan mo double bone sail to. Ang tanong. Uy. Alam ni Hygel na ito yung card draw. Si Mystic ba eh, a-atake ba siya? O yung mid lane muna yung... Oh, medyo nag-iisip dito si Mystic ha, kung anong gagawin. Wala, si... Meanwhile, si Hygel X medyo nag-chill lang ha. Oo, nag-iipon lang siya ng back lane niya doon sa tank. Tandaan mo, nakapira na yan, brother. Nakapira na yan, brother. Hindi, nakalam.
Ah, sorry, nakalam. Angry lang. Angry lang. Oh. Okay. Oh. Ang laki ng shield, Cox. 190 ayun. Shield. Wala pang ano yan, brother. Wala pang pumpkin yan. Okay, ito para sa'yo mamaya. Magsishield lang ako. Magsishield lang ako mamaya. Naku, mahihirapan dito si Mystic. Napakasakit. 170 damage kahit mag 4 cards ka. Hanggang next round, hanggang round 10, hindi mo mababawasan ng significant HP. Itong tank ni Hydrogen. Pero ito, naka-hotbot yan ha. Disable yung ano. 156 mo ma-survive siya. Dalawang pumpkin. Is it enough? Makapag-gain ng energy? Yes, sir. Dalawang pumpkin tapos angry lang. Ito na nga sinasabi sa hula. No? Also, Cooks, may increase damage yung angry lamb ha pag mababa na yung HP ng Axie mo. 300 plus na siya. Hindi kumagat. 33! Kaya na ba? Kaya na ba ng angry lamb to? Kaya na ba ng angry lamb? Hindi! 33 HP! Nabasag yung shield. Nako! Ipit dito si Hygen X pero 150 shield. Kaya ba? Kaya ba makasubay? Oy! Basag. Na GG si Hygen X doon. Akala natin, tatagal si Hygen X. Belikin. Kasi pwede siyang mag-risky fish buff. So plus attack. And then followed it up with Ronin. So that's... I think na-compute natin kanina. 232 damage yan. On zero stank, if ever. Sana all malusog. Sana all malusog. Ito na, nag-card draw na sila. Nag-double. Wait, nag-pass. Nag-double steal. Ito na nga, nag-double steal. Naparusahan si St. Belikin. Pero binawi niya yung energy. Giving more energy kay Zero. Breaking that carrot. Ang daming energy ni Zero dito. Medyo magpapaalam siguro tayo ano sa tank ni St. Delicate. Ito na, 172 plus 172. Mukhang kulang doon sa back lane pero may follow-up attack. Follow-up. At na-GG yung malusog na tank ni St. Delicate. Ito, nag-gain energy na naman si Zero. Ginamita ng Hero's Bane or Oranda at ng Risky Fish. Dahil nag-trigger yung carrot, hinampas at may 88 hindi nabawasan ng HP itong mid lane ni St. Belikin. Ito na, magbabackdoor na si St. Belikin para dun sa mid lane. Is it enough? Really have enough damage? 152 should be mukhang enough, Cooks. Hindi kasa, brother, dahil 140 lang yung na-create na damage doon. Ito na, masakit to, nag-create na 101. 128 plus 101, siguradong kill yung mid lane ni St. Belikin. Ito na, so titingnan natin. 3v1. Inuunti-unti na ni Zero yung Axie. Oh, napatay na yung mid lane ni Zero. Pero Cooks, yung attack ng backliner, ito, pwedeng magpaalam yung birthday ni St. Belikin. 85, wala na magpapaalam na. Mukhang nakarma agad si St. Belikin. Mukhang nakarma agad. So YGG2 as a whole sa buong set, which will have match number 3 or set number 3. Okay. Sino nga ulit nanalo sa set 1? Set 1 is Team New. Team New. Alright. So set 2, kailangan manalo dito ng YGG. Oo. Kailangan manalo ni Hygenix dito. Hindi na nabigyan ng chance na maglaban si Mark and Thunder sa set 1, Cooks. Mm-hmm. Yes, sir. Medyo nag-re-relax lang si Mystic, skipping the round. Baka mukhang nag-iipon na rin na naman. Nag-iipon, oo. Again, the moral lesson is to save up. Pero naparusahan siya dun, Cooks. Ninakawan siya ng isang energy. Mm-hmm. So, merong 5 energy. Tama ba? Merong, yes, 5 energy next round. Yes, next round, 5 energy yan. But more cards si, ano, more cards si Mystic sa round 3. Yes, correct. Dahil nag-pass siya, no? Ito na nga. Round 2, sorry. So, gain lang siya ng gain ng energy dito. Probably, hindi niya pa nag-draw yung, ano, yung card niya for the mid lane. Para dun sa etong kanyang ivory chop. O yung bone sail. But Mystic wasn't able to kill, no? Yung tank ni Hygel X. No, so eto na, pwede nang mag-backdoor dito mamaya. Ang daming si energy and cards ang nasayang doon ni Mystic. I think what Hygel X is planning to do is to save up as many cards as possible
para sa combo ng kanyang bird. Iisa-isayin niya simula sa likod. Pwede. Kasi pwede. Yung ultimate threat dito for Hygel X is the Koi Aqua. Outspeed. Kasi may yes, yes. Pwede niyang pwede kasing ma-outspeed ni Mystic yung bird eh. Sa late game. So oh. Yun ata yung magiging plan ni Hygel X. Tingnan natin if ganun nga talaga yung mangyayari dito. Ito na, nag-hermit na, mukhang wow. Patuloy okay. Na nagsisave nice. Ng energy at nagpapas si Hygel X. Mukhang iisa-isayin niya tong sa harap, ano? Pwede, no? Hindi niya kailangan mag-backdoor kasi threat din itong nasa harapan niya against his mid lane. Pero si Mystic, eto na nga, meron siyang 6 cards. Is it enough to create damage dito sa mid lane ni Hygel X na medyo... The question is, gagamitin niya kaya lahat or is he just gonna pass this round? Hindi kasi makunat din yung tank ni Hygel X eh. And then may lifesteal pa yan. At makukuha niya yung ano, makukuha niya yung mamaya. No? Yung gain energy pag ginamit niya ng double leap bug. So 120 110 hindi na konti lang yung damage. So nakakuha siya doon, mapapatay kaya ni Hygel X o makukuha niya to. Mapapatay yan. Nag-heal pa nga at ginamitan ng hot bug, di na umabot. Ah, so bitin, medyo bitin siya ngayon sa cards ha. So hindi na nagsisimula ng hindi niya na draw ulit, hindi niya na draw ulit yung tawag nito, yung Hermit. Pero mag-heal up lang siya dito. Which is malaking bagay ha, which is malaking bagay. Kailangan mo ngayon ng 2 cards para lang mapatay ito. Pero madodraw niya yung Hermit. Ito na nga, madodraw niya Hermit. Mukhang matinding bakbakan ito ha. Nahihirapan ba? Nahihirapan ba si Mystic na ma-penetrate yung mid lane ni Hygel X? Nakuha yung last one. Wow! Wow! 145 critical back. Madodraw niya kaya ulit? Tapos disabled pa nga with 2 energy next round. Ang grabe. Ganda ng card management na ginagawa ni Hygel X. Napapansin mo hindi niya pala ginagamit yung backdoor or yung little out para hindi babalik sa deck. Correct. So ang mabubunot lang niya palagi is yung damage card sa bird. So pipitik-pitikin niya lang yung mga uunti-unti niya sisiguraduhin niya yung kill dito. Killing me softly. Sisiguraduhin pag hindi niya pa rin napatay, meron pa rin follow up 'yon. Doon sa kanyang mid lane, grabe naman. Pero 57. I think dahil sa moral, yung moral no, folks, nito is 28. Kasi it's 'di ba, if you have the same speed, pag mas mababa HP mo, ikaw yung mauuna. So, if you have a body part ng bird, ibig sabihin mas mababa yung HP mo. Compare, tingnan mo, 420 and 414. So, without having any damage, automatic mauuna ka among all other pure aquas talaga. Wait a minute. So paano babasagin ni Zero yung triple aqua na to? So, parehas lang gumamit ng 3 cards. So, having only 2 energies sa round 2. Zero trying to brick wall his tank. Meanwhile, Thunder regenerating his energy using a Nemo. And it's actually a good round for both. Kung ano yung pwede nilang gawin on round 2 na gawa din nila. Nakapag card draw si Zero and energy gain din. Medyo lamang lang ng energy dito si Zero. Pero ang challenge dito ni Zero is kung paano niya babasagin yung aqua. Kasi lahat ng mga cards ni Zero are beast and bug cards. Which is which will inflict not really that high damage against aquas eh. So it's a 2v2 situation na ngayon with Zero having 5 energy advantage. Ito na yung cute bunny, wala nang pang trigger, no? Pero alanganin itong mech ni Zero dahil meron siyang ano, merong damage dito si Thunder.
pwedeng-pwede niyang kunin niya sa balloon at yung Star Shuriken. Would it be a 2v1 situation mamaya? Kasi medyo masakit itong back lane ni Zero eh. Oo, tingin ko magpapaalam na tayo sa mech ni Zero on this round, Cooks. Mm-hmm. Anong last message mo? Ingat na lang pag uwi. Sana ay... Mukhang nag-hesitate? Mukhang nag-hesitate? Uy, hindi. Uy! Parang naririnig tayo. Hindi, ang challenge dito, Cooks, posibleng, pwedeng magsaspam lang si Zero, no? Sa ano? Uy, hindi nakuha yung kill! 6 HP! Uy! Na-break yung shield. Okay, dun nga niya nakuha. Yun pero lang. Makakapag-hotbot pa nga, eto na, hotbot. Tapos, isang 109 damage para kay Thunder. Mm-hmm. So, eto na, 4 energy with 4 energy. Pwede siyang mag-ano dito, hotbot. Uunti, mamayurohin niya na yan. Uunti-untihin niya na yan. Ano? Pwede niyang unti-untihin yan. Oh, pero Cooks, di ba medyo makunat yung mid-axe niya? Kasi makunat yung siyang... mid. Makunat yung mid. Kailangan i-burst na to ni Zero ngayon pa lang. And every attack, eh. It will gain more shield, di ba? Correct. Ah, yung Deep Seagor? Yes, yes. Yan. Oo, nadatagdagan. Basta umatak siya. 30%. Sayang yun. Yari! Pero I think mas malaki yung damage ng ano. Sayang hot yun, butt. Pero okay lang, no? Okay lang dahil na-manage pa rin ni Zero yun. Pero eto na. Umaatake na, nag-shield, tumaas na naman yung shield. 140 shield, grabe, nag-grow yung shield. Ito na, iiwanan paano pa ngayon ni Thunder. Yun yung challenge ni Zero dito, is paano niya babasagin yung mid niya. Iniwanan ng Fear. Ito na, napakagandang defensive moves yung ginawa ni Thunder doon. With 124 HP, with 4 energy, anong gagawin dito ngayon ni Zero? Anong gagawin niya? Great Wall of China to si Thunder, ah. Mas yung mid-axe niya. Inipunan ng energy. Pero ito, tignan mo yung ginawa ni Zero. Nag-double heal siya. Oh no. Eto Department na. Of Health on the move. Ito na, pumasok na ang DOH at na sugi na na nababay na yung kanyang pero mid lane. Pero maraming energy si Thunder, ah. Marami nga, pero tingnan natin, is it enough? Enough ba 'yon? Magiging enough ba? Oo, minsan akala natin enough na pero kulang pala. Oo. Pero eto na, may fear na naman, pantanggal lang fear, magi-heal lang ako sa iyo kasi mag-heal round 8 na. Naman. Tapos gagamitan kita ng hotbot. Konting damage, 109 para kay Thunder. 263 versus 240. Tingnan natin dito. Inipuna ng energy. Pantanggal lang yung leaf bag, no? Eto na. And then mag-heal lang ulit. Pantanggal lang ng fear. Pero okay, match na match yun. 109 ulit, may 30 shield. 17 HP! 17 HP! Eto na. Kailangan lang dito makasurvive ni Zero. Kailangan lang makasurvive ni Zero dito. Dalawang fear. Kahit mag-crit lahat yan. Wala. Nako. Hindi siya nakaabot doon. Dalawang fear yun. Yun yung pag-asa sa ano. Eto na. Eto ang pamana ni Zero. Nag-heal siya sa dulo. Hindi na kailangan mag-heal. 212 HP. Nanalo dito si Zero.